Mga pasyensa. Eh! That's how we praise you. The break of day, in hope we rise, we speak your name, we lift our eyes to the heart and to your beam. Where we walk, dare you be with fire. The fire in our eyes, the light, the light. Your love untamed is blazing out. The streets will glow forever bright. The glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay by my side. My love shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. One, two, shining through me every day. Shining through me every day. Yes, you wake. You wake within me. You're in my heart forever. You wake within me. Wake within me. You're in my heart forever. Heads up. Sweet fire. With fire in our eyes and lights the light. Your love untamed. It's blazing out. The streets will glow forever bright. That's your goalie. The glory is breaking. You will never fade away. Your love will still stay by my side in my life. Shining through me every day. You will never fade away. Your love is still staying. One, two, everybody praise his name. Shining to me every day. Guess you wake. You wake within me. Wake within me. You're in my heart forever. You wake within me. Wake within me. You're in my heart forever. Lord, we worship you, God. You're a great God in our life. You deserve all the praise. Come on, forever. Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever. In your love, forever, forever, forever. In your love, forever, 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 forever. In your love, forever, forever, forever. We know that you will never fade away. Your love is here to stay by my side in my love. Shining through me every day. You will never fade away. Come on, in the count of three, are ready? In one, two, everybody praise his name. Shining through me every day. Guess you wake us, Lord. You wake. You wake within me. Wake within me. You're in my heart forever. You wake within me. Wake within me. You're in my heart forever. You wake. You wake within me. Wake within me. You're in my heart forever. You wake within me. Wake within me. You're in my heart forever. Come on, give him praise. And as
this moment, pwede bang ipikit mo yung mata mo? And just have a minute of prayer that you are grateful to the Lord of all the things na ginawa niya sa buhay mo. Come on, wag mong hayaan na ngayong moment na to wala kang kahit isang bagay na babanggitin sa Lord because the Lord done so many great things in our life this year and a years to come. That's why we worship Him, we praise Him. Yes, Lord. Yes, Lord. You are our only foundation, God. The reason why we're standing, not because of our own strength, Lord, not because of what we have, but it's who you are, Lord. It's who you are in our life. Thank you, God. It's you. Christ is my firm foundation, and the rock on which I stand, when everything around me is shaken, I've never been more glad that I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me He's faithful. Down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. Yeah. He won't. And I still got joy in chaos. I've got peace. I've got peace that makes no sense. So I won't be going under. I'm not held by my own strength, 'cause I built my life on Jesus. He's never let me down. He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. Come on. He won't. He won't fail. He won't fail. Christ is my firm foundation. Come on, declare this. Rock. The rock on which I stand, when everything around me is shaking. And I never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let you down. He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. Yeah. He won't. 'Cause He won't fail. He won't fail. He won't fail.
Yes, Lord. Thank you so much, Lord, that for those failures that we had, Lord, you never failed us. That's why, Lord, we come here, Lord, with a humble heart, that we cannot do anything, Lord, without your presence. But with your presence, Lord, in your presence, we can do everything. Lord, dumaan man ng bagyo, ulan, or whatever the world will bring us, Lord, as long as we have you, we will overcome. Amen. Kaya pwede mong palakpakan natin sa Lord. Rain came when blue, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it. Come on, pwede mo bang i-declare to? Rain came when blue, built on you. 'Cause I'm safe. And I'm safe with you. I'm gonna make it through. 'Cause rain came. Rain came when blue, but my house was built on you. 'Cause I'm safe. And I'm safe. Built on you, 'cause I'm safe, and I'm safe with you. I'm gonna make it through. 'Cause rain came, rain came with you. My house was built on you, and I'm safe. Standing strong on you, I'm gonna make it. I'm gonna make it through. 'Cause my house and my house was built on you. Christ is my firm foundation and the rock on which I stand when everything around me shaking. And I never been more glad that I put my faith in Jesus. 'Cause he's never let me down. He's faithful through generations. So I would even now, he won't. Yeah. He won't. Asawa ni Pastor Lito Perel, let us all welcome Pastora Tess Perel. Let's pray. Lord, marami pong salamat. Salamat po, God. Nawa po, Lord, ay i-open mo yung aming spiritual eyes, yung aming spiritual ears. Lord, yung puso namin, Panginoon, tanggapin namin ang salita mo. Tanggapin namin ang mga instruction mo, Panginoon.
para Lord, ma-experience namin ang breakthrough in all aspect. Sapagkat Lord, ito ang design mo sa amin. Ang design mo sa amin, magkaroon kami ng life to the full. Ma-experience namin ito, God. Huwag namin hayaan na manakaw ng kaaway ang joy. Huwag namin hayaang mamatay ang spirit namin, Panginoon. Huwag namin hayaan na mawasak, Panginoon, ang buhay namin bago kami bumalik sa iyo. Ngayon pa lang, Lord, i-identify mo po sa amin ang mga bagay na dapat naming ayusin sa aming pagsunod sa iyo. Holy Spirit, speak to us. Speak to us. Ask the Holy Spirit. Mag-ask tayo ngayon sa Holy Spirit na, Lord, tulungan mo kami na maunawaan namin ang iyong salita. Upang, Lord, ito ang maging foundation namin ang pagsunod sa iyo. Hindi kami titingin sa tao, kundi Lord, sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ang nagde-develop ng faith namin. Yung participation namin, Lord, at ang participation ng Holy Spirit sa amin, Lord, mangyayari na magbubunga ang aming pagsunod sa iyo. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Siya, pwede mabigyan mga high five yung katabi mo. Ina, pwede po tayo maupo. Alam natin that we are not subject for system. Alam natin na mag-ooperate tayo hindi sa system of the world, kundi sa system of the kingdom. Gusto natin para ma-experience natin yung breakthrough. Almost a month na sineshare ni Pastor sa atin yung breakthrough sa finances, breakthrough in all aspect, breakthrough in giving, in tithings, in first fruit. Lahat yun sineshare sa atin natin, Pastor. Kasi gusto ng Lord, makabalik tayo dun sa original design, makabalik tayo dun sa talagang design ng Panginoon sa atin. Hindi ito dream mo, kundi ito mismo ang design ng Lord para sa iyo at para sa akin. Amen! Ang sabi po doon sa Luke 5 verses 1 hanggang 4. Ang sabi diyan, Now it occurred that while the people, hindi mo malalaki yan. Ayan, amplified. Press upon Jesus to hear the message of God, he was standing by the lake of Genesaret. Ayan. Salamat, technical. Verse 2. Anong sabi sa verse 2? And he saw two boats drawn up by the lake, but the fishermen had gone down from them and were washing their nets. So, meron daw naglilinis ng mga nets nila. Then next, verse 3. And getting into one of the boat, the one that belonged to Simon Peter. So, si Jesus yan. He requested him to, draw away a little from the shore. Then, he sat down and continued to teach the crowd or people from the boat. Pansinin ninyo, si Jesus, hiniram niya yung boat ni Peter. Tama ba? Ginawa niyang stage. Ginawa niya yung stage yung boat ni Peter and then nag-preach siya. Pero pagdating sa verse 3, ano sabi sa verse 3? And getting into the boat, the one that belonged, verse 4 na tayo, verse 4. When he had stopped speaking, he said to Simon Peter, ano sabi niya kay Simon Peter? Put out into the deep water and lower your nets for a haul. So, kung babasahin pa natin yan, verse 5, tingnan natin verse 5. Then Simon Peter answered, Master, we toiled all night, exhaustingly. So, ibig sabihin, napagod na siya. And caught nothing in our nets. So, ibig sabihin, all done all nights, walang huli. And then, but on the ground of your word, grabe, dahil sinabi mo, hello, naniwala siya, sinabi ni Lord, I will lower the nets again. Grabe, oh, again. So, ibig sabihin,
kung nung una, hindi ka pa pinagpala, huwag kang titigil. Amen. Try again. Amen. Verse 6. Ano sabi verse 6? And when they had done this, they caught a great number of fish and as their net were at the point of breaking. At the point of breaking. Grabe. Ito na, nung na-experience na niya yung breaking the net. Sobrang harvest. Ano ang dahilan kung bakit siya naka-experience ng breaking the net? Sumunod. Dahil saan? Sinabi mo. Hello? Amen. 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 So, ibig sabihin pala, napakalaking bagay pala yung pagsunod sa mga sinasabi sa atin. Amen. Amen. Pasinin mo, hindi ka maliligaw sa bawat sasabihin ng pastor mo kung ikaw din mismo may sariling devotion. At ang bawat sinasabi sa'yo ng pastor mo, hindi mo ito makokontra kasi iisa kayo ng spirit. Na kapag sinabi ni pastor, talon, tatalon ka. Kapag sinabi, sabi niya, dahil sinabi mo, iuhulog ko. And then, naka-experience siya ng breaking the net. Amen. Amen. Oh, so, tingnan natin yung sumunod pa na verse. Anong verse 6? Verse 6. Yan. And when they had done this, they caught a great... Ulit, 7 na tayo. 7. They signal on their partners. Sabi mo sa katabi mo, dapat may ka-partner ka. Kasi hindi mo kaya i-contain ang blessing na darating sa'yo. In the other boat to come and take hold with them. Sabi mo, pag dumating pa lang matinding blessing sa'yo, share mo. Share mo doon sa walang huli. Gaba, ngayong Pasko, yung kapitbahay mo, walang pangnotyebe, nabigyan mo. Ay, parang sabi ng iba, tama. And they come and filled the boats. Napuno parehas yung dalawang bangka so that they began to sink. Grabe, ano, alas na lumubog. And then verse 8. But when Simon Peter saw this, ano nangyari? He fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am sinful man, O Lord." Pansinin mo, yung na-experience ni Simon Peter, lumood siya sa Panginoon. Kasi sino dito yung naka-experience niya yung blessing na binigay sa'yo ng Lord? Parang, sabi mo, Lord, di yata ako worthy dito. Parang di naman ako masyadong mabait, pero grabe naman ang blessing mo. Di ba? Sabi ni Simon Peter, tingnan natin yung verse 9. For he has gripped with bewildering amazement, fear to terror, and all who were with him at the whole of peace which they had made. Sabi sa verse 10, hanggang 11 yan eh. And so were James and John, the son of Zebedee, who were partners with Simon Peter, and Jesus said to Simon, "Have no fear. From now on." Wow. So, ibig sabihin pala, pagka tayo ay binless ng Lord, hindi lang para sa sarili mo yung blessing. Yung blessing na yun para sa mga tao din. Para tulungan ang mga taong makabalik sa Panginoon. So, ibig sabihin, ibe-bless ka pala ng Panginoon, hindi lang para ikaw lang ang mabless. Ang gusto ng Panginoon, lahat maging blessed. Maka-experience ng blessing na ibinigay niya sa'yo. Amen. At ang sarap ng blessing na dumadaloy lang sa'yo, kasi pag ang blessing dumadaloy sa'yo, hindi na uubos. Amen. And then sabi sa last verse, tingnan natin last verse.
And after they had run their boats on shore, they left, ano daw? They left everything and joined him as his disciple and sided him with his party and accompanied him. Sabi-sabihin, sumama na sa Panginoon. Di ba yung iba? Tataka yung iba, no? Sabi niya, bakit kailangan mag-resign? Yeah? Bakit nagre-resign? Hindi ho yung pinagre-resign ni Pastor. Yun ho ay kanilang desisyon. Kasi ho, nag-decide na sila na sumunod sa Panginoon. Amen! Amen. Nag-decide! Diyan din, kagaya nila, oh, anong iniwan nila at sumama sila. Hello? Nagiget po ba natin? Ha? Na may kailangang iwanan tayo. Ang sabi po sa Matthew 3 verse 2. Ayan natin, Matthew 3 verse 2. And saying, repent. Masinin ninyo nung nag-repent. Think differently. Change your mind, regretting your sins, and changing your conduct, for the kingdom of heaven is at hand. Amen. So, lahat tayo ay design na i-bless. At pag nakita natin na yung blessing na ibinigay sa atin, kasi ma-amaze talaga tayo sa blessing na ibibigay ng Lord sa atin, at pag na-experience natin na parang, Lord, parang di ako karapat-rapat na sa blessing na ito. Ang sabi lang na word, repent. Mag-repent lang tayo. Tingnan pa rin natin yung ano, Matthew 4 verse 17. Ang sabi diyan, from that time when Jesus began to preach, repent for the kingdom of heaven is near. Sabi-sabihin talagang, ang repentance ito ay maging lifestyle natin. Kasi lagi rin tayo nagkakasala. Hello? Pero iba ho yung kasalanan ng sinasadya. So, ibig sabihin, ang repentance pala, maging lifestyle natin kung paanong lifestyle natin ang prayer. Hello? So, lagi tayong nagre-repent. Lagi tayong ready na mag-repent. Maging lifestyle natin na tayo ay magre-repent. Sabi dun sa John 3, verse 3. Nandami kong mga verses. Gusto ko i-note nyo yan, then basahin nyo pag-uwi. In reply, Jesus declared, I tell you the truth. No one can see the kingdom of God unless he is born again. So ito na yung pag-uusapan natin na nag-ooperate tayo sa kingdom. Doon sa system ng kingdom. Ang sabi sa verse 4. How can a man be born again? Ito na yung mga logical na tao. When he is old. Di ba may nagtanong, may mga matatalino dito kagaya ni Nicodemus. Nicodemus said, surely he cannot enter a second time into his mother's womb to be born. Then verse 5, sabi sa verse 5, sinagot siya ni Jesus. Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. So, ibig sabihin talaga, itong kingdom o economy, ito ay mag-ooperate sa kingdom ni Lord. Hindi ito makikita sa world, kundi sa word. Hello? At ito maunawaan natin dapat yung salita ng ating Panginoon. May mga benefits of God's economy. Ano itong mga benefits ng God's economy sa buhay natin? Ang mga benefits nito, una, makaka-experience tayo ng overflow. Hello? Overflow! Makaka-experience tayo ng overflow kagaya ng na-experience ni Simon Peter. And then, freedom. Ano daw? Freedom! Hindi ka na ngayon mauutang. At hindi ka na rin magpapautang. Hello? Freedom! Sa December 31, hindi ka na tatalon. Sisigaw ka na. Kasi tayo, talon lang ang talon. Sigaw ka na ng freedom! Freedom! Oh,
tatapusin na natin yung mga kautangan natin. And then, purpose. Ang benefits ng God's economy, purpose. At yung uli, community. Yan ang benefits ng God's economy sa buhay mo at sa buhay ko. Ano ba yung overflow? Mag-over. Ibig sabihin talagang madaming. And beyond measure. Beyond measure kasi nga sabi yun sa John 10:10 na binanggit ko kanina. At yung na-experience ni Peter. Boat sinking and breaking nets. Yung na-experience. Overflow. Alam mo ba? Overflow is our portion. Amen. Amen. Itanggapin mo yan sa spirit mo na overflow ang portion mo. Amen. 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 And then, freedom. Ano yung freedom? Kailangan yung liberty. Sabi sa Deuteronomy 28 verse 13. Tingnan natin Deuteronomy 28 verse 13 sa New King James Version. Yan. Pakibasa nga, tulungan niyo ako magbasa. And the Lord will make you and not the tail. You shall be above only and not be beneath of the Lord, your God, which I command you today. And I. Grabe, ano? Yan pala, my experience natin. Pagka tayo ay susunod sa Panginoon. Overflow ang portion mo. Amen. Freedom. Amen. Sumunod po yung purpose. Yung purpose, ano ba yung purpose? Money will flow. Yung purpose, alam mo nang gamitin ang pera mo. Di ba naalala nyo yung sample ni Pastor, yung pinakita yung 1K? Di ba? Pinakita niya, may pakpak siya na pwedeng lumipad, pwedeng mawala. Ang pera, wala siyang kapangyarihan sa kanyang sarili, kundi nando sa gumagamit. Amen. O saan natin ito dadalhin? So dapat malinaw sa'yo kung anong purpose nito para sa'yo. Alam nito. Then yung community. Bakit kailangan na mag-operate tayo sa God's economy? Kasi tutulong tayo sa mga tao. Nagbibuild tayo ng community na maka-Diyos. At ang ganda nga nito, no? Magde-develop po tayo ng mga sambarangay. I-open po natin ang ating mga bahay para sa ating mga barabarangay. Para doon po mag-worship. Ang ganda ho nitong gagawin natin for 2024. Kaya ho kailangan natin na meron tayong plan para dito. Na tayo pagpapalain, bibigyan ka ng mga blessing para magamit sa community. Malinaw sa iyo na ang purpose nito para sa kingdom community. Magbi-build tayo. Bawat barangay, sa Libid, sa Libis, sa Darangan, sa Kalumpang. Magbi-build po tayo. Building community. Experience financial breakthrough sa lahat ng community. Tuturuan natin ang mga tao kung paano mangisda. Hello? Hindi lang tayo basta bigay ng bigay, tuturuan natin sila. Amen. Kasi ang gusto natin ma-experience ay yung sinabi sa Acts 2. Sabi doon sa Acts 2:42, pansinin po ninyo doon yung verse na to. Ganda ng verse na to. Ito kasi yung mga, ito yung church sa New Testament. Na gusto nating ma-experience natin. And they continue steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and prayer. Sabi sa 43, then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. Ito yung gagawin natin for 2024. Lalabas po tayo sa ating mga community, i-share yung goodness ng Panginoon at maiintindihan ng mga tao at makaka-experience sila ng signs and wonders. Sa pamamagitan ng mga leaders, ng mga servant leaders na pupunta doon sa mga barabarangay na yun. And then verse 44, ang sabi sa Bible, all the believers were together and had everything in common. Yun ang maganda doon, madedevelop po yung family. Amen. And then sabi sa verse 45, selling their possessions and goods, they had to anyone as he had need. Ang maganda nito, no? Yung ma-experience ba ng community na nagtutulungan. Amen. Na nagtutulungan. Matindi dyan, ano?
dumating pa sila sa point na bentahan. Bentahan ng kanilang mga possession para itulong sa iba. Pero hindi pa natin nare-reach yung level na ganyan. Pero ang maganda, doon tayo papunta. Hello? Sabi sa verse 46. Every day. Kaya ho ang ating worship every day. Amen. Amen. Sinong gusto mo ma-experience mo ang worship every day? Amen. They continue to meet together. In the temple courts, they broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Grabe. And then verse 47. Last verse natin. Praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord, added to their number daily those who are being saved. Grabe. Pag ho tayo nagpunta sa mga barangay, una sa mga bahay-bahay lang, pasinin po ninyo, hindi lang isa ang masesave, family. At kapag ang buong pamilya na save, dadali natin sa barangay. Pag nasa barangay na, ang tawag na simbarangay. Hindi na tayo asya dito. So, ibig sabihin, talagang ang mga worship nasa sa ibang, ang mga details po nito, isi-share na lang sa atin. Basta ito ho yung ating gagawin for 2024. Amen. Amen. Sino excited? Amen. Amen. And then sumunod po, community, and then, how God's economy operates. Paano ba nag-ooperate ang God's economy? Una, by faith. Kinakailangan paniwalaan mo. Ang sabi ng Hebrew 4 verse 2. Hebrew 4 verse 2. Sa New King James Version. And we also, 4:2. For indeed, the gospel has preached to us as well as to them, but the word which they heard this not profit them, not being mixed with faith in those who heard. So, nag-ooperate sa God's economy through faith. Di ba ang faith, sabi sa Hebrew 11:1, pinapaniwalaan mo na kahit hindi mo nakikita. Now, faith is the substance of things hoped for, and evidence of the things not seen. So yun. Next, ano pa yung sumunod? Wisdom. Ang wisdom, ito ay nanggagaling sa Lord. A wisdom that comes from the Lord. Kaya lagi nga tayong mag-ask ng wisdom sa Panginoon. Sabi doon sa ang wisdom nagki-create sila ng creativity. No? Nagbibigay ito ng idea sa atin kasi hindi niya tayo pasinin mo. He will give us the ability to produce wealth. Sabi sa Deuteronomy 8:18. Mag-ask tayo ng sa Lord ng king ng wisdom. And you shall remember the Lord your God, and for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant, which He swore to your father, as it is this day. Amen. Amen. So wisdom. And then yung third, generosity. Yung generosity. Yung generosity, alam naman natin to, no? Wala na tayong spirit ng corruptologist. Generous na tayo. Amen. Ang generous natin, i-extend natin yung more. Kung generous ka, maging generous ka pa. The more you give, the more you receive. Amen. Huwag yun tayo lagi yung kabig ng kabig. Kailangan maganda, bigay ka ng bigay. Amen. And then yung last, management. Management.
Alam niyo sa management, whatever you cannot manage, you can lose it. So, that marunong tayong mag-manage. I-manage natin ng tama yung mga blessing na dumarating sa atin. Amen. So, gusto na, makapag-breakthrough po tayo that 2024 hindi na maging kagaya ng 2023. At ma-experience natin ito kung tama ang puso natin. Tama ang puso natin. Pag tama ang puso mo, excited ka. Pag tama ang puso mo, alam mo that God will provide. Amen. Pwede bang tumayo tayong lahat? At maging excited tayo na naniniwala tayo that 2024, itong 2023, tatapusin natin ito na tayo ay pinagpala. At excited tayo na magbigay sa ating Panginoon ang ating first fruit. Dahil alam natin, si Lord, napaka-faithful sa buhay mo at sa buhay ko. Mag-pray po tayo. Ask God na yung word ng Lord ngayong umagang ito, na maging bold tayo. Magkaroon tayo ng courage na magawa natin ito. Sundin natin ito kasi ito ang principle ng kingdom. Na magagawa mo lang ito kapag may pananampalataya. Hihingi ka ng wisdom sa Lord. Magiging generous tayo. Na Lord, you are the only source. You are the only source. Kaya Lord, gusto namin ma-honor ka. Gusto namin ma-honor ka. Lord, maraming salamat po sa word mo. Maraming salamat, Panginoon, na Lord, lagi kami mag-operate sa kingdom economy. Lord, ayaw namin na hindi namin ma-experience ito. Sapagkat Lord, ang gusto mo sa amin ay magkaroon kami ng life to the fullest. Kaya God, salamat po. Tulungan mo kami na laging maging tapat sa iyo. Maging magtiwala sa iyo, Panginoon. At tulungan mo rin kami, Panginoon, na makasunod kami sa iyo 100%, Panginoon. Magawa namin ang prinsipyo ng kingdom, Panginoon. Upang yung breakthrough, O God, ma-experience namin in all aspects. Sapagkat ito ang design mo po sa amin. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat sa iyong word. Salamat, Lord, sa example ni Peter na sumunod sa iyo at iniwan ang lahat para sa iyo. Na kailanman, Lord, hindi siya naghirap. Kundi, Lord, ang pananampalataya niya naging great, O God. Salamat sa mga example na ito. At nawa, Lord, ma-experience din namin ito sapagkat ito ang design mo po sa amin. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen.